O, pasok. Hanggang saan na ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng pananampalataya? Ang mga OFW na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy umabot daw sa puntong namiki ng charity group, namiki ng kasal at kinalimutan pati sariling pamilya. Sa frontline ng balita niya, si Mayan Los Baños. Mas maraming perang maibibigay, mas marami ang matatanggap na blessing. Ganyan daw ang pamantayan ng pananampalatayang itinanim sa utak ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Oh, sa tingin niyo masama yun? Yung halimbawa ako, oh, sinabi ko na oh, mas marami kang ibigay na pera sa ating simbahan, eh mas maraming blessing kang matatanggap. Oh, ngayon, kung ikaw, sabihan kita nun, magpakulay ka kay Boss Dada ng maraming marami. Sigurado ako, magkaka-boyfriend ka rin ng marami. O kung ikaw naman lalaki, magpakulay ka ng marami. Sigurado ako, magkakaroon ka ng jowa ng mga blondie. Marami din sila, all sizes. Maniniwala ka ba sa akin? So, sa kanino problema? Nasa akin o nasa iyo? O, lagay niyo dyan sagot. No, kanino problema? Oh, nasa akin ba o nasa iyo na kinakausap ko? O halimbawa, sinabi ko, "Oy, huwag kang matutulog sa gabi." Kasi pag natulog ka sa gabi, baka magising ka sa umaga. Kaya kung ako sa iyo sa umaga ka magising, matulog para magising ka sa gabi. Oh, hindi ba? Eh di kung ganun, do nasa tao 'yan. Nasa tigasunod 'yan. Wala namang ano, wala namang itinutok sa liig ninyo na bayoneta. Magbigay ka ng pera, kung hindi, yari ka, hold up yon kapag ka ganun. Pero kapag ka ganyan, oh, hindi ba? Oh, at saka ano ba ipinangako sa inyo, pera din ba yung babalik sa inyo? Oh, mabuti sana kung networking yan. Sinabi ko na, oh, pag kayo ay nag-invest ng 1,000,000, sa loob ng 3 araw, 10,000,000 na yung pera nyo. Ayun, panluloko yun. Kasi hiningan niya kayo ng pera. Pero ito, sinabi lang niya na, o oh, gusto nyong makarating sa langit. O oh, gusto nyo agad-agad. O oh, VIP pass kayo sa langit. O oh, kaya kung gusto nyo, hindi muna kayo sunduin. O oh, magbigay kayo ng tights. Depende na sa inyo, bahala kayo. O oh, the more ano raffle entries, the more chances of winning. Ganun yun. So nasa tao yan, oh, kasi diretso. Isiniwalat yan ang mga tumiwalag na miyembro na humarap kanina sa pagdinig ng Senado. Kabilang si Reynita Fernandez, isang umuwi sa Singapore. Kayod kalabaw daw siya noong 2016 nang maging miyembro siya ng Kingdom of Jesus Christ. Oh, sinong mali? Sinong mali? Yung simbahan o si ate? Okay, sabi nung ni ate, kayod kalabaw daw siya. Pantaki mo, kumayod kalabaw ka? Tapos ibinigay mo lahat sa simbahan? Ibig sabihin, irresponsable ka. Kung meron kang pamilya, tapos lahat ng kita mo, ibinibigay mo sa iba, sa pamilya mo wala, ang problema wala sa simbahan, nasa iyo at, oo, oh, nasa iyo. Okay, OJC, mantakin mong ang sweldo niya lang bilang domestic helper ay 1,000 Singapore dollars. Ayan o, no? Ang sweldo niya 41,000. Ang kota daw niya 500,000. Tanga ka ba? E di sana tumiwalag ka na noon pa. E di sana kung ganyan ang kalakaran, putya 41,000 ang sweldo ko, 500,000 ang hinihingi mo. Eh kung ganyan ang ganyan, di sana lumipat ka na lang ng iba reliyon. Ang dami naman reliyon dyan. Meron pa nga isa reliyon naniniwala sa corned beef. Yung iba reliyon naniniwala sa ano, sa pusang guwa ganun yung kamay. Napakadami, napakadaming pwedeng salihan. Di sana doon kayo sumali. Pwede naman kayong kumalas eh. Bakit? Meron bang kontrata kayo pinirma na pag kumalas kayo, matatanggal kayo sa mga trabaho nyo? Hindi naman. O hindi ba? So 41,000, 500,000 ang binigay sa'yo? Pinilit mo pa rin? Ang problema, wala na kay Kibuloy, nasa'yo. O higit 41,000 pesos. Pero ang kota niya sa KOJC, times 12 niyan. O 12,000 Singapore dollars, katumbas ng kalahating milyong piso sa loob ng 6 na buwan.
Pakapalan na lang daw talaga ng mukha para lang maabot ang kota at matupad daw ang pangako sa kanila ni Pastor Kibuloy. Patay tayo dyan. Hindi sinabi ni Pastor Kibuloy sa inyo na gumawa kayo ng mga peking charitable institution, na mga peking fundraisers. Wala siyang sinabing ganun. Binigyan niya kayo ng kota. Kung hindi niyo kayang makuha yung kota, di kumalas kayo. O, pero the fact na nanloko kayo ng tao para kumita kayo, tapos isisisi niyo kay Pastor, problema niyo na yun. Common sense, pag sinabi kong, ako si Pastor Kibuloy, ito ang tae ko, kainin mo. Putang ina, kakainin nyo. O, itong ano na to, itong pako na to. O, ito, kumain ka ng simento. Kumain ka ng graba. Lagyan mo ng konting buhangin. Ubigan mo, lunukin mo. O, yan. Tapos, umechas ka. O, pag may lumabas na hollow blocks dyan, ulit-ulitin mo lang, 20 years lang, may subdivision ka na. Isipin mo yan, nanandi dito yan eh. Nasa kapasidad ng utak mo yan. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Eh, di lumayas ka, ganun lang yun. Masama yun kung hinaharas sila mismo. Kung halimbawa, tinututukan po kami ng shotgun, pag hindi namin nakuha yun, ipapapatay daw niyang buong pamilya namin. Kapag kami ganun, tas may prueba kayo, masama na yun, hold up na yun. Diba ganyan din dito tayo dito sa ating channel. Sabi ko nga sa inyo, maraming mga vloggers dyan na biglang nagkakaroon ng mga charitable institution. O bumibili ng mga kung ano-ano, may mga programa. Diba sabi ko nga sa inyo, na kapag ka ang vlogger nagsabi ng isang bagay tapos walang ebidensya, i-challenge nyo na yan. Ibig sabihin binubudol kayo niyan. O sige, diretso natin yung kanilang mga sinasabi. Dumating pa sa puntong pati bahay ni Fernandez na wala na sa kanya. The more tights you will give, the more blessings you will get. So, the more tights you give, the more blessings you get. So ikaw ba, nung nagbigay ka ng madaming tights, nakatanggap ka ba ng maraming blessing? Kasi if it's too good to be true, pucha naman, it is too good to be true. Di ba lagi nating sinasabi yan? Sinong loko-loko na nagsabi sa'yo na ibigay mo sa akin lahat ng ari-arian mo at mapapasa iyo ang sanlibutan? Pag naniwala ka nun, abnormal ka. Diyos ko po. Because of that, I lost my house. Hindi na makabayad na. Hindi ka na makabayad ng mortgage. Alam mo tawag dyan ate? Katangahan. Priorities. Ipa-prioritize mo yung sa'yo, hindi sa ibang tao. Eh, saltik ka kung ganun. I never stopped giving. Oh. Alam mo, sa totoo lang, kung narinig yan ng pamilya mo, baka naman mamaya, ito ah, baka naman mamaya sa iba mo binibigay ah, para lang masabi mo sa pamilya mo na hindi ka masisi ng pamilya mo, sinasabi mo, binigay mo sa, ano ah, sa kongregasyon ah, baka naman sa iba mo binigay yan ah. Kami ng month of blessings, ang equivalent po ng aming makukuha from the Father is 10 years of blessings, spiritual. Yan o, ang ina niyan. Kahit siguro gutom na gutom ako. Ngayon, halimbawa, meron ako rito ng monay. Nakakainin ko na yung monay. Sabi, oops, boss dada. Alam mo ba na yung monay na yan kapag ibinigay mo sa simbahan? Ay, hindi ka na magugutom kailanman. Putain. Talaga? So, bibigay ko to sa'yo, hindi na ako magugutom. Kaya binigay ko sa'yo at nagutom ako agad-agad, anong gagawin ko sa mukha mo? Malaking binigay mo, 10 years of blessing spiritually at physically. Oh, buhay ka pa naman ngayon. Baka yung tights na binigay mo, nagpalakas sa'yo. Baka kung hindi ka nagbigay ng tights, baka hindi ka na nakakapag-interview sana ngayon. Ito, ginagawa lang nating maging devil's advocate ha, kasi walang gumaganyan sa kanila sa Senado eh. Kaya tayo na lang ang gaganyan sa kanila. Ano? Spiritually at physically. Paano may ipapangako sa'yo ng isang buhay na nilalang? Ang 10 taon na blessing spiritually at physically. O, anong manifestations yan? Actually,
physically, including the 7 generations of our families. Sabi ko niya nung ganyan. Oh, 7 generations? Nakakailang generation na ba? Eh baka naman generation mo pa lang. Wala ka pa namang apo, apo ng apo mo, ng apo ng apo mo. Antayin mo, 7 generations naman pala yan. Baka mamaya yung swerte nasa mga pang-7 henerasyon. Oy, ganun talaga. Masyado mo minadali, ikaw naman. Baka hindi ka nagbayad ng extra. Kaya po, ginagawa po namin ang lahat. Dahil sa pagkabulag sa relihiyon, dumating daw sa puntong pinutol nila ang koneksyon sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Di ba tanga? Di ba? Ang tanga mo naman kung putulin mo, nagtatrabaho ka sa abroad, tapos pinutol mo yung iyong koneksyon sa pamilya mo sa Pilipinas. Ano tawag sa'yo nun? Yung tawag sa'yo nun, engot. Bakit ka ba nagpunta sa abroad para makatulong ka sa pamilya mo? Eh siguro yung pamilya mo hingi ng hingi, mantaki mo ha, yung pamilya mo hingi ng hingi, hindi mo binigyan. Yung kongregasyon na hindi naman nang hihingi, nagsabi lang na mas maraming ano, mas marami kayong ibigay, mas maraming blessing. Anong gusto mo pag nagbigay ka rito sa kongregasyon? Yung pamilya mo sa Pilipinas, mabibless sila? Mabibless lang sila pag may pera kang pinadala. Diyos ko naman, pinagdamutan mo yung pamilya mo sa Pilipinas tapos ang dinahilan mo si Pastor? Iisang tao ka lang? Sinabihan ka ba ni Pastor na ikaw ate, ikaw mismo, oo, ikaw? Anak ng tinapay naman talaga. Diyos mio, sige, play. Utos din daw yan ng Pastor. Sinasabi niya na, huwag sagutin yung mga pamilya na nanghingi na tumatawag because the real family is the kingdom only. Oh, mantaki mo, sinabi niya, the real family is the kingdom only. Naniwala ka naman. Alimbawa, sinabi ko sa'yo, ako ang pinakapogi sa buong mundo. Si Andrew, nga, paniwalang paniwala siya na ano siya eh, na chick boy siya eh. Oh, madami nga dyan eh, galing na galing sa sarili. Nasa sa kanya na yun, kung maniniwala siya o hindi. That's the fact. May iba dito, wala lang, hindi na nila sinasundot yung tao mo. Family kasi wala na silang pera. They don't even own their... Jesus! Style nyo! Ginastos nyo yung pera na yan. Hindi nyo pinadalan yung mga pamilya nyo, ginagamit nyo ng dahilan si Pastor.